11-11 ang most probably pinakamagandang araw para bumili ng gadgets o para bumili ng phone. Andyan yung discounts, andyan yung promos, sandamakmak na freebies, at nagpapatalbugan din sa offers ang Shopee at Lazada. Pero sa dami ng magagandang deals na pwede nating kunin, eto yung hindi nyo dapat palagpasin. Poco X4 GT sa halagang 14,990. Bakit? Kasi sa mga dati nang nanonood dito sa channel, alam nyo na isa to sa mga phones na nire-recommend ko. Highly recommended lalo na kung performance ang habol mo. Actually, nung gumawa ako ng smartphone awards video, isa rin to sa mga best gaming phones na nilista ko. Pero ang hindi nyo alam, ginamit ko rin to bilang main phone ng ilang buwan. Siguro nasa 3 months din, kaya kung mapapansin nyo, medyo madilaw na yung case at binilan ko rin niya ng tempered glass para protektado for my day-to-day use. So sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung experience ko sa ilang buwan na paggamit nito at kung bakit hindi nyo dapat palagpasin yung 11-11 promo. Unang-una dyan yung performance. MediaTek Dimensity 8100 yung chip na gamit natin dito at eto yung pinaka nagpasulit sa phone na to. Malakas kasi talaga at pumapantay na sa mga flagship chipsets, tapos power efficient at 5G ready na rin. At kung gamer ka, sasabihin ko na rin sa'yo na isa to sa may pinakamagagandang thermals na nasubukan ko. Nakakapaglaro ako ng demanding games dito ng komportable at hindi nag-aalala sa pag-init. So hindi ka talaga makukulangan kung sakaling maisipan mong maglaro ng mga mobile games. Actually, one time nung gamit ko to, niyaya akong mag-Call of Duty ng kapatid ng girlfriend ko. Nagkayayaan, so naglaro ako dito, sagad yung graphics, sagad yung frame rates, at wala talaga akong na-experience na lags dahil nga powerful yung chip. Well, hindi ako nanalo, pero hindi na yun kasalanan ng phone. Nasa naglalaro pa rin talaga. So yun nga, in terms of performance, kaya nitong makipagsabayan sa mga flagship gaming phones last year at solid na solid yan kung makukuha mo lang ng 15,000 pesos. Actually, kahit itapat natin dito yung ibang mga phones na worth 20,000 pesos, wala pa rin tatalo dito kung raw performance lang din naman ang pag-uusapan. At siya nga pala, 8128 variant lang din ang gamit ko. At hindi naman ako nakulangan. Swabe naman yung multitasking at kung makikita nyo dito, hindi pa naman ako kinakapo sa storage. Na syempre, depende pa rin sa tao. Kung alam mo naman na pala download ka ng malalaking files like movies, dun ka na sa 256 gigs. Now, in terms of actual usage naman, hindi siya gaanong mabigat, pero hindi rin naman sobrang gaan. Sakto lang yung weight para sa akin. So, ang naging rason kung bakit komportable itong gamitin ay yung form factor. Kung mapapansin nyo kasi, pahaba itong X4 GT. Hindi siya malapad, kaya kahit isang kamay lang, nagagamit ko pa rin talaga ng maayos. Kahit papano, naaabot ko pa rin yung mga letters sa dulo ng keyboard na medyo mahirap gawin sa karamihan ng mga phones ngayon. At speaking of keyboard, sasabihin ko na rin na goods yung haptic feedback kapag nagtatype ako. Hindi ganong kalakas yung vibration motor, hindi siya ganong karamdam, pero napupunto naman yung bawat pagpindot ko. Pagdating naman sa display, IPS LCD ang ginamit instead of AMOLED. Personally, mas prefer ko talaga ang AMOLED, pero hindi may pagkakaila na isa to sa mga pinakamagagandang LCD panels na nasubukan ko in terms of colors, in terms of brightness, at in terms of overall picture quality. Kumbaga, yes, hindi ako naka-AMOLED for months, pero hindi ko yun na-miss o hindi ko yun hinanap nung ginagamit ko pa to. Nakakapanood ako ng anime dito nang walang problema at very satisfied. Kasi maliwanag din naman, vibrant din naman, at maganda yung kulay. Yung super deep blacks lang talaga ang wala. Okay yung blacks niya pero syempre hindi pa rin ka-level ng AMOLED. Na honestly, hindi ko na rin naman napapansin kapag nanonood ako ng videos. Siguro kung mga horror movies yung mga pinapanood natin na may mga dark scenes, yan, maganda yung deep blacks ng AMOLED. Pero sa mga anime na pinapanood ko, hindi naman yun kailangan. At isa pa, kompleto na rin kasi to. May Widevine L1, may HDR10 at may Dolby Vision. So kung mahilig ka mag-Netflix, mag-YouTube o kung ano pa mang streaming services, goods na goods sa akin itong X4 GT. At speaking of watching videos, isa rin pala sa mga magpapaganda pa ng viewing experience natin yung dual speakers. Malakas tsaka klaro yung tunog. Kumbaga sa ganitong price, talagang maganda at mas angat sa iba.
E paano naman mon kapag laging on the go yung gagamit? Laging naka-mobile data? Well, after months of usage, wala naman akong na-encounter na issue pagdating sa signal, na tipong hindi makakapag-send o hindi makaka-receive ng text. Wala naman ganun kahit na mahina lang talaga yung signal dito sa lugar namin. Ngayon, para maipakita ko sa inyo yung 5G connectivity, pumunta pa ako sa kabilang bayan. At ito yung nakuha kong speed. Reliable din. Depende na lang talaga kung may signal sa lugar nyo o kung may 5G sa lugar nyo. Paano naman kapag video calls? Ito naman yung hindi ko gaanong nagustuhan. Yung signal okay, yung microphone okay. Klaro din naman akong naririnig ng mga kausap ko. At again, yung speakers sobrang goods din. So ang hindi ko lang gaanong nagustuhan ay yung selfie camera. Kumbaga for a mid-range phone kasi, ang masasabi ko lang dito, pwede na. Pero konti na lang, sesemplang na. Napapansin ko kasi nakapaggamit ko to pang video call o halimbawa nagsiselfie ako, medyo mapula at hindi ganun ka-sharp. Sabi ko nga andun lang tayo sa level na pwede na. Na-understandable naman sa akin since hindi naman camera-centric tong phone na to. Performance talaga ang main focus nila dito. So understandable sa akin na panabla lang yung quality ng selfie cam. Yung main camera ang mas okay sa akin. 64 megapixel main shooter yan at hindi man siya kasing ganda nung camera nung Poco F4 hindi na rin masama for the price. Ito yung mga photos na nakolekta ko habang gamit ko to. At sure minsan may mga blown out na parts pero most of the time detailed, buhay ang kulay at sharp din lalo na kapag well lit yung environment. Yung videos ganun din tapos naka 4K 30fps na rin yan so sulit na lalo na kung makukuha mo ng naka promo. 15K tapos naka 4K 30fps ka na, tapos ganito yung quality. Okay, so balikan natin saglit yung display. Kasi bukod dun sa pagiging maganda for watching videos, may ibang features pa to na sobrang panalo din. 144Hz at 270Hz na touch sample rate. Smooth na smooth talaga pag nagnanavigate ako sa home screen, sa browser, at syempre sa mga social media apps. Sa mga games naman, additional peace of mind yung mataas na touch sample rate. Kasi alam mong responsive talaga yung phone sa bawat pagpindot mo. Yun nga lang, minsan ko lang din magamit yung high refresh rate sa games. Kasi hanggang ngayon, iilan pa lang yung mga games na may support sa mataas na refresh rate. At ang nilalaro ko lang na may ganyan ay yung Mobile Legends na hanggang 120fps. The rest may 60fps limit pa rin. So take note na lang din na hindi sa lahat ng apps may utilize natin yung 144Hz. Personally, sa social media browsing ko lang talaga yan, pinaka napapakinabangan na okay lang naman sa akin kasi mas madalas din naman ako nagbabrowse sa social media kesa naglalaro ng games. Now, malamang gusto nyo ring malaman kung kamusta yung battery life nito. Makunat o mabilis malobat? Makunat. Makunat kasi madalas isa't kalahating araw ko itong nagagamit tapos kapag sobrang busy ng araw ko, tipong tambak sa trabaho at hindi masyadong nakakapag-phone, tumatagal pa yan ng 2 days. At considering na LCD panel ang gamit natin at hanggang 144Hz, impressive yan para sa akin. Siguro ang nagdala din talaga bukod sa malaking battery ay yung power efficient na chipset. 5 nanometer chip plus 5080mAh battery. At eto pa nga pala, alam kong sa panahon ngayon meron na tayong 180 watts at 200 watts na charging speed. Pero never akong nabagalan sa 67W charging nito. As long as less than 1 hour lang yung charging time, solved na solved na ako. Kasi sa experience ko naman, may gawin lang ako saglit, sabihin natin kakain ng lunch or magsusulat ako ng script, basta yung tipong mabisi lang ako saglit, pagbalik ko madalas fully charged na yung phone. O kung hindi man fully charged, for sure nasa 80 to 90% na rin. So again, never akong nakulangan o nabagalan sa charging speed nitong Poco X4 GT. So kung usapang specs or hardware lang naman, talagang hataw sa presyo tong phone na to. Kaya ang tanong na lang, kamusta naman yung software? Baliwala din kasi yung magandang hardware kung bagi naman yung software. At thankfully, hindi naman ganon yung kaso dito. Actually, gusto ko yung version ng MIUI dito. MIUI 13 based on Android 12 at nagustuhan ko yung mismong design or yung interface. User-friendly, easy to use, tsaka ang dali ring ma-access ng mga settings na madalas nating iniiba o binabago. Halimbawa niyan yung easy access sa notifications at control center. Swipe down sa kanan para sa control center
at swipe down sa kaliwa para makita natin yung notifications. Isa sa mga paboritong features ko yan kasi ang laking tulong niyan for one-handed use. Hindi ko na kailangang mag-swipe sa pinakataas ng screen para lang makita yung mga notifications ko. Halos kumpleto na rin yung nasa control center. May quick access para sa QR scanner, may screen recorder, may floating windows, tsaka andyan na rin yung performance mode kung sakaling maisipan mong maglaro ng demanding na games. Ang gusto ko lang makita sa mga susunod na updates ay yung quick settings or yung quick toggle para mag-iba ng refresh rate. Mas maganda rin kasi kung may quick toggle tayo dyan para maging 60, 90, 120 o 144 Hz yung refresh rate ng phone. Now in terms of bugs naman, so far wala pa naman akong na-encounter. Or at least wala akong natatandaan kasi kung meron man akong na-encounter na major bugs, eh malamang matandaan ko yon. So okay naman yung naging experience ko. Very fast, very snappy, at very responsive most of the time. Most of the time kasi siguro around 3% or 5% ng paggamit ko, eh may konting stutters pa rin. Sobrang bihira lang naman at tingin ko sa Android OS na rin talaga yan kasi nangyayari din naman yan sa mga flagship gaming phones na todo-todo na yung specs. So ano sa tingin nyo? For 14,990 pesos, agree ba kayo na isa to sa mga best deals ngayong 11.11? Kasi ako kahit hindi 11.11, eh one of the best pa rin to sa akin. Lalo na kung gamer ka or priority mo talaga yung speed, yung smoothness at yung performance. Diyan talaga angat na angat itong X4 GT. So kung sakaling gusto nyong bumili at andito yung mga features na hinahanap nyo sa isang phone, eh click nyo lang yung link dyan sa description. Yan yung links ng official stores ng Poco at dyan nyo lang din pwedeng ma-avail yung 14,990 pesos na promo price. At siya nga pala, kung sa Lazada kayo bibili, meron din akong nilagay na link dyan para makakuha kayo ng additional discount worth 350 pesos. Tapos kung sa Shopee naman, eh ilagay nyo lang yung code na POCOHV upon checkout. Again, POCOHV upon checkout. 350 pesos off din kapag ginamit nyo yan. So tingin ko talaga, eh eto na yung best time para bilhin itong X4 GT. Lalo na kung dati mo pa talaga gustong bumili at nag-aantay ka lang ng sale. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Like, share, subscribe, alam nyo na yun. Update lang sa Christmas giveaway natin. Redmi A1 at Tecno Pova 3 ang pwedeng mapanalunan kapag umabot tayo ng 200,000 subs before Christmas. Subscribe para manalo. Next time ulit. Peace!